Yun, nagbabalik na naman ho tayo. Kung saan ho kayo naroroon ay magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat. Ano ho? Ay ako ho ay nasa bahay na. Ay ngayon, susunduin ho namin si Utoy. Maghiga muna. Ay siya, kamusta ho kayo? Sana ho kayo ayos lahat din yan. Ano? At maganda ho ang weather ngayon. 19 degrees ho. Ano? Ay siya, samahan niyo ho kami at susunduin natin si Utoy. At hindi na namin pinasakay ng bus. Ano ho? Kumain muna ho tayo ng Nagaraya, yan. Ipapakita ko ho sa inyong daan at para makita nyo, ano? Masarap po ang weather. Maganda weather eh. Naku, malulobot pa. Ay, yan ho ang itsura ng kunyayaw, ng daan. Positive 19 ba? O ano? Positive ano? 19. Mamaya 20. Magto-20? Okay. Nako ito ho ang hinihintay ng mga taga rito sa Edmonton at maganda ho weather ngayon, ano? Yun ho mga bagong dating dito sa Edmonton. Abay, napakaswerte nyo at wala nang snow, ano? At makakapag-ayos kayo ng gamit, makakapag-gala-gala ng naka t-shirt, walang jacket, ano ha? Pero syempre, hindi ho naman lahat ay gusto ay summer at mainit ng lahat ng parating dito sa Edmonton, ano ha? Kagaya ko, nung bagong dating ako sa Canada, gusto ko winter. At excited ako makakita ng snow, ano? Malapit lang naman ho yung school ni Tutoy. Sana ho kayo ko, nag-enjoy doon sa mga ginalaan namin, ano? Doon sa Rocky Mountain, ano ha? At yun lang ho talaga ang kaya kong gawin na yun lang ang kaya kong gawin na ma-share sa inyo. Talaga hong kwan eh. Kung i-share ko lahat sa inyo yung mga dinadaanan na namin ay baka ang hirap ho kasing mag-upload sa YouTube ng masyado mahaba. Ako himi sasabihin sa inyo. Baka ho kami pumunta ng Niagara Falls, ah. Tinatanong ako ni Sheila eh. Yung pumunta ng Niagara Falls? Kailan daw? Sabi siya. Sabihin mo, April Fools! Kung idadrive natin, ang layo. Kung idadrive natin, 1 day and 9 hours. Yun ang sabi ni Google. Pag nilokit, 1 day and 9 hours. Pero hindi naman mangyayari yung 1 day and 9 hours. Mag-player na lang tayo na aeroplano. Mas mura pa. Mas gusto ko mag-drive. Kung 1 day and 9 hours, hindi talaga kaya yun. Mag-aabutin siya ng mga 2 araw talaga kasi magpapahinga tayo. Siyempre ho, bago umuwi yung biyanan ko, ay dapat ay makarating ho ng Niagara Falls, ano? Siyempre ho, may katagalan na ang balik niya rito. Masarap pala itong Niagara, ya? Niagara, ya? Baka naman! May commercial dito, ah. May commercial dito sa TV dati nung maliliit tayo, ah. Ganda ho ng weather. Ang dami ho naglalakad. Yun ho mga ka-work ko. Ay, excited na excited ho, eh. Ano ba ito? Diretso lang, ano? Ito na. Magsisimula na naman ang traffic dito sa Edmonton. Kasi pa-summer na. Ngayon, ang dami na naman gagawing daan. Yan, ito ho. Ang itsura ho ng Edmonton, Alberta. Araw ho ng Martes. April to ba? Yes. April to.
Yeah, malapit na ho tayo sa school. Dapat to ho ay 30 lang ang ating speed, ano ha? Ayan. At baka ho tayo kuan makasuhan dito, makita ng mga tao ay ire-report tayo. O kaya minsan may mga pulis din nagbabantay dito, di ba? Ghost car. Dito ho, kung ang nakalagay dito ay 30 ang speed, so kailangan ho sundin. Okay na, 50 na ang speed nga pala, nilampasan natin. Ah, maraming salamat ho, ano? Napakagaganda ho ng mga comment nyo. Tapos may mga nag-message din sa akin sa Facebook Messenger na yun nga, na nagpapasalamat at nakita daw nila ganun daw pala ang itsura ng winter sa pagpapasyal ka ng Rocky Mountain. Ano ho? Tapos, tawag doon, pasyalan nyo ho din ang summer at para masaksihan nyo ho din ang ganda ng lake, ano ho? Kasi sa lake ho, para sa summer ho, makikita ho natin yung kulay talaga ng lake. Yung sabi mo, aqua blue? Okay. Mainit ha, naka-t-shirt na lang ho ako. Tapos, ano pa bang sasabihin ko? Yun nga po, nagpa-plano kami pumunta ng Kwan, ng Ontario. Ng Niagara Falls, ano? Sulitin ho, ano? Yun nga, kung idadrive yun ay Kwan, kulang-kulang 2 araw. Ha? Nag-message pala si Sheila. Baka nakita ang post ko, ano? Ay, hindi pa sila makakapamasyal at may baby pa, ano? Magpa-plane siguro yan. Ah, okay. Ay, hindi pa, tsaka hindi pa binyag eh. Di ba, hindi pa pwedeng ibiyahe ang bata pag hindi pa binyag sa Pilipinas yan? Sa Pilipinas. Ay, hindi, dapat naniniwala din sa kasabihan. Siya, pag tayo nagkaanak, edi hindi walang gala. Ha? Oo, oh, sa bahay lang, paikot-ikot. Hindi ba nag-message si Kiel? Baka inip na yan. Hindi pa. Ano, 3 o'clock sakto ang kanilang ang ginawa ho namin sa anak namin, palibhasa nga ho ay bagong opera ang appendix. Binawasan ho namin yung mga kwan, yung mga laman ng bag, yung mga hindi subject ngayong araw ng Martes, pinag-aalis natin, di ba? Dahil kun eh, ang ginagawa niya kasi halo-halo na eh, di ba? Yung kanyang gamit ng Monday hanggang Friday na yon, dire-diretso na hindi siya nagtatanggal. At least maninibago siya ngayon, magaan ang dala niya, di ba? Nag-aalala nga, ako ngayon nagwo-worry, ako'y nag-aalala. At baka ikaw ko, ikaw nasawa ko. Siyempre, minsan, yung mga bata dito, malilikot, magagaslaw. Sa amin ho, yung malikot, sa Batangas, yung magaslaw, eh, baka ikaw ko, eh, siyempre, nagkaharutan, nagtutulakan, di ba? Dito na tayo, di ba? Dito na nga ba? Okay. Sure ka ba? Dito na? Dito na ba? Tapos, saan tayo? Dito natin siya hihintayin, no? Hindi ho kami makapunta sa mismong school at nahihirapan ho kaming makalabas. Ano ho? Tingin dahil ng pambibi. Dahil ang daming kwan, ha? Tingin lang. Pambibi? Uh-huh. Dito? Uh-huh. Ay, pag nasundo na natin si Kiel. Hindi, okay, mami. Ano, maglalakad pa siya. Dito lang ang naman. Huwag ka na lumayo. Oh, sige, huwag kapark ako dito. Ay, Vietnamese cuisine to. Dito pa tayo napaparking, ha? Walang Joe naman. Oh? Parang dito pa tayo mapapakain. Parang masarap itry itong biryani na yan. Restaurant? Ano pa yun? Wala si mama yun. I-take out talaga natin. Ay, Pakora, oh. Ano yan? Yung sinasabi ni Kamaring Kwan? Yung taga Toronto? Nasaan? Yan, oh. Fish Pakora? Fish Pakora. Ah, tapos sabi niya, baka mami, ano yung... Yan ba yan? Oo, may chicken pakora, pero chicken pakora bibili natin. Fish pakora yun eh. Ah. Tapos yung authentic na ano? Na hakapod. Hakapod daw. Ato hindi authentic. Ay, tawagan muna natin si Kiel, ano? Mahal 3 o'clock. Oh, sige. Ay, papatayin ko muna ho at kami magtitingin daw muna ng BP.
yung pantingin ng dugo, no? At noon nga kami naglong drive, medyo nataas ang dugo ng aking biyanan. At syempre, senior citizen, ha? Eh, hindi naman husa na isaga yung kalayong biyahe. Tapos ilagi ng tawag doon, nanibago sa klima dito, no? Ito, napa-order na kami ng food, no? Ng pagkain, ano? Utoy, maghinga muna, Utoy. Yan, no? Umorder kami ng chicken biryani, fish pakora, at saka butter chicken. Yan, naghihintay lang ho kami. Dito na kami kakain. Tapos nag-take out na lang kami sa, para sa biyanan ko ng ano ba yun? Fish pakora. Ito, buksan natin. Ano yan? Butter chicken. Yan ang butter chicken. Tapos may kasamang prata ba yan? Naan bread. Tapos chicken biryani. Anak, try mo muna, ha? Kain tayo, oh. Chicken biryani. Nasa loob ang chicken mahal, oh. Anong kamusta lasa niyan? Okay naman, Kiel? Kain tayo, kain. Ay, tapos na kami kumain. Dito kami kumain sa Kwan, sa ano ba to? Dito sa Tasty Doner and Pizza. Ano ba to? 163? Na? Bibili, tumingin ka muna ng pang-BP? Titingin lang ako. Titingin daw lang muna, mahal na rin yan ng pang-BP. Na? Ganda ho ng weather ngayon. Napakaganda ho ng weather ngayon. Ito ho ang pinakahihintay ng mga taga-Edmonton. Ito eh, Kwan eh, usapan kanina ho sa trabaho na magbabarbecue sila yung mga katrabaho ko. Ah, sobra ang kaing aray, biglaan lang eh. Nakita ko lang din sa may pinagparkingan ko, no? Ay, ang plano lang naman isusunduin si Utoy. Ay, ako hinakasabik sa garning mga pagkain ng Indiano. Lalo na ho yung chicken biryani, ano ho? At ako'y sarap na sarap sa gayan, ano? May mga kapwa tayo Pilipino na ayaw ng mga ganyang pagkain, ano? Dahil natatapangan ho sa amoy. Dahil nga, Ikwan, maraming inilalagay ang mga Indiano na sari-saring spices, ano ho? Ay, hinihintay lang ho natin si Utoy at ang mahal na Reyna. Dahil kung ano, itinitingan niya ho ang aking baan ng pantingin ng pang-BP, pantingin ho ng dugo. Ako hibusog na busog eh. Kaya ito yung pasalubong namin sa aking baanan. Ano ba ito? Chicken, fish pakora. Masarap ho daw ito eh. Ito ha. Fish pakora. Yan. Ay. Napakain na. Eh, tama-tama. Eh, di... Baka mamayang gabi, ikaw na lang ang tirahin ko, magkakapinalaang at saka ho magtitinapay at nakakain na eh. Ay, ngayon, sa tagal ko na ho dito sa Edmonton, ngayon lang uli ako kumain ng gayaan, sa ng gayaang biryani. At talimitan ho yung paborito ni Utoy at saka ng mahal na Reyna yung sa Vietnamese eh. Ano ho? Yan. Ay, sa nagtatanong nga ho pala na Kwan na sa akin dati na kung bakit ko daw, bakit lagi kami doon kumakain sa mga Vietnamese cuisine, ay ako po ay dating kusinero at ako po ay dating nagtatrabaho bilang kusinero dyan po sa BGC. Dyan po sa Patpo, sa Vietnamese. Ano po? Palipat-lipat po ako. Minsan nasa BGC, minsan po nasa Rockwell ground floor. Yan, isa po ako sa kusinero dyan dati. Ano bang taon yun? Kung po yung Vietnamese, ano ho, yan. Yung mga goy ko na yan. Yung mga rice noodles na yan. Yung mga po. Yan, yung mga bon buey, yan. Kaya, si Utoy, tsaka mahal na Reyna, nagustuhan nila yung pagkain. Kasi dati, pinupuntahan nila ako sa Makati, ano ho. Eh, yun lang po, ina-share ko lang, ha. Ito, pauwi na ho kami ng bahay, ano ho. Ano, nabusog kaya? Sa ating bigla ang kain. Pwede tayo ng Best Buy. Best Buy? Bali, ito ho, bumili ang mahal na Reyna. Magkano ganito? Para alam din nila kung sakali. So, dati ano siya? Dati itong magkano? 74. Dati pong $74, magkano ang bili mo? So, may 15% discount. 15% discount? Magkano na lang? Siya? 63. Naka-sale?
ay ito ho, para ho sa bianang ko at yun nga ho, medyo nataas na baba ang dugo, ay magaling na ho umiga nito at namomonitor. Ano? Saan tayo ngayon? Ano? Best Buy? Bibili ng cellphone? Titingin tayo. Ay, bakit pa tayo pupunta doon kung hindi bibili? Hindi bibili nga. Ay siya, ay pupunta muna ho kami ng Best Buy. At yun ho din, puro tayo gastos ngayon na. Yun hong yung cellphone ng aking bianan ay nagluloko. Eh, kuwan ho, eh, papalitan ho namin ng bago, ano ho. Pero hindi naman ho yung mamahalin. Yung lang, kuwan, may magamit siya pang Facebook, pampanood sa YouTube, ano ho. Dahil nga po ang mahal na Reyna, eh, kuwan, ang sabi niya, bibilhan daw niya ang kanyang mama ng cellphone. At dahil nga doon nung maliit siya, nung high school, elementary, nung high school, college, paghihingi daw niya ng cellphone, ay ibinibigay daw agad sa kanya ng kanyang mama. Ay di, bibilhan niya natin ngayon. Di, hindi nga ho lang ho yung kamahalan, ano ho, yung sakto la ang sakwan. Ay tumigil muna ako, i-check muna natin ang GPS at hindi ko alam ang papunta ron eh. Nasa ibang lugar tayo ah. Kung mula sa bahay, alam ko papunta ng Best Buy. Pero pag andito tayo sa school ni Kiel, ano bang street ito? 163 to eh. Ay ito, Best Buy. Ito, papunta na ho kami ng Best Buy, no? Nanibago ko sa daan eh. Hindi ko kabisado yung pagmula doon sa school ni Utoy eh. Ang ginagawa ko ho minsan, hindi ho pala minsan parate. Ang ginagawa ko ho, pag ho dito lang malapit sa amin, pag malapit lang ho sa amin dito sa West, bandang West, hindi ho ako nag-GPS. Ano ho? Pinipilit kong matuto ako. Yan. Ay, pero ngayon, nag-GPS ako. Dahil kailangan ho namin makauwi ng bahay agad. Ganda ho ng weather. Dami naglalakad. Lalo na doon sa atin, kanina. Yung mga katrabaho ko nga eh. Gustong-gusto nang umuwi kanina pa. Nung tanghali at maganda weather. Andito tayo sa 170 Street. Yan. Pag ho ito'y diniretso ko, pauwi na sa bahay namin. Pag kumaliwa ako, yan, kakaliwa tayo eh. Pupunta na tayo ng kuwana, Best Buy. Yung lagi namin pinupuntahan. Ano ho? Yung Best Buy na malapit sa amin. Anak, solba ang kain. Si mamin, ubus din yung isang manok eh. Aba, hindi pala tayo, sabi ko'y kakaliwa din, one way pala. So doon po pala sa kabila. Pasensya na ha, baka kayo malit ha. So dito po tayo kakaliwa, ano? Yan, 100 meter. One way pala yun. So, ano bang sabi ko kanina? Stay in the second lane for left. Sana ho kayo ikuan, nag-enjoy doon sa mga videos na na-share ho namin nung nagpunta kami ng Rocky Mountain. Take a slight left turn onto 175th Street Northwest. Kulang talaga yung isang araw, ano? Ang isang araw, pagdadaanan mo lahat ng lake sa Rocky Mountain, no? Yeah, dapat. Tapos dapat din ka mag-i-stay. Dapat doon ka mag-i-stay talaga. Magka-camping ka talaga doon. Camping or hotel. Hotel, yeah. Basta doon matutulog. So anything na matulog. Busog na busog ako hanggang liig eh. May amoy, minsan may amoy yung Indian food na hindi uso. Pero yung kinain natin, gusto okay naman. Sinabi ko din kanina dito sa kanila na may mga tao, diba, mga kapwa natin Pilipino na ayaw talaga yung amoy matapang, di ba? Ako ay hindi ko ayaw. Ay pero, ay di ba, nagluluto din kami ni dati niya ni Anthony, ni Jason, mga ganyan. Ay kaso sila, authentic, sila talaga yung, talagang authentic ang sila nagluto. Mga ano kasi galing bahay, di ba? Oo. Hindi, ang galing Dubai si na Jason. Ay ito nga, sabi ko authentic yung binilhan natin kasi legit na mga Indiano, di ba? Yan, andito na ho tayo. Sa Best Buy. Ang
Ha? Pataas din sila ng pataas. Iba dati S8, S10, okay, S11. Siya. Tayo muna ho, ititingin din nila mamurahing cellphone. Ito, pauwi na kami ng bahay. Nakabili na kami ng cellphone. Pakita mo nga anak. Ano yan? Galaxy A15. Yan daw yung pinakamura, ano ho? At wala naman ho kami nga pambili ng mahal. Basta daw makakapag-Facebook, makakapag-YouTube, yan. Pinakamura na daw, are. Hindi ko na ho sasabihin ang presyo kung magkano. Ano ba ang kailangan? Unlock phone, no? Oo, okay. Para magagamit ka sa Pilipinas. Ay, ang ganda ho ng weather, oh. Parang ang sarap pa mag-ihaw. Ay, kaso ikakakain lahat namin, eh. Ay, uwi na ho kami at magkita-kita ho tayo mamaya sa bahay. Andito na ho tayo sa bahay. Malapit na. Saan tayo magpapark? Sa harap, sa likod? Sa harap na lang, na nagduduyan yung bang magkapatid, eh. Green ang buwan. Ganda ng weather. Ganda ng motor, ha. Dami nagpapalakad ng aso. Dami naglalakad. Kukopi kapit bahay natin, ha. Ay siya, andito na ho kami sa bahay, ano? Wala ho naman kayong natutunan sa araw na ito, ano? Wala ho naman kayong nasaksihan na magagandang tanawin, ano? Pinasyal lang ho namin kayo dito sa Edmonton. At dahil nga ho, inagkabiglaan lang, napabili na din ho nga ng cellphone. At malapit na mag-birthday si Mami Monet, di ba? Advance lang, ano? Tapos, coincident na nasira ang cellphone niya kagabi. Talagang lumang-luma na, ano? Hindi ho matatapos ang araw na ito na hindi ho kami nagpapaalam sa inyo, no? Kung saan ho kayo naroroon ay magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat. Abay, magpaalam muna kayo. Saan ho? Yan, hanggang sa muli ho. Ito ho'y pinakakahintay ngayon sa Edmonton, Alberta. Ito ho'ng positive 20 ngayong araw ng Martes. Maraming salamat ho. Masayang araw ng Martes at God bless everyone. Bye-bye!